Our topic for today is about a king's determination to rule righteously. Mahalaga mga kapatid, sa isang pinuno, sa magulang, sa leader, ang magdesisyon ng tama. Hindi yung nakapagdesisyon, mali. Or kulang sa info. Hindi mahalaga yung nakapagdesisyon pero sablay. Mahalaga laging tama. At yan ang topic natin mga kapatid. Sa Psalms 101. Ang sabi rito mga kapatid, I will behave wisely in a perfect way. So si Haring David mga kapatid ay nais niya na mabuhay siya ng tama. Mabuhay na marunong. Hindi yung mangmang. Mahirap talaga pag... Kaya mahalaga mga kapatid, meron tayong understanding. I was explaining earlier mga kapatid sa Manila, wisdom is more than just knowing the facts. Knowing the facts is knowledge. But the application of that knowledge, the application of that information, it boils down to wisdom. Kaya mahalaga sa isang tao ang may karunungan. Ang sabi pa rito ni David mga kapatid, I will behave in a holy life. Gusto niya na pag naghari siya, it should be marked by integrity and godliness. Amen mga kapatid. So mahalaga yan sa ating mga pinuno. Kaya lagi nating ipinapanalangin, ating dinadaing sa Panginoon na yung ating mga leaders ay magkaroon ng katapatan, magkaroon ng paglilingkod na maka-Diyos. Hindi yung sariling bulsa lang ang iniisip. Amen ba mga kapatid? Alam nyo naman yan, I think nabalitaan nyo yan, yung governor ba yun, Sister Cynthia, Pastor Jay, ng Negros Occidental. Nakita nyo yan sa TV, talagang harap-harapan, nasa bahay, binaril, pinatay. May mga bodyguard. And apparently, medyo heated seat ang nangyari. At maraming suspect, maraming anggulong tinitingnan ng ating mga kapulisan, ang ating mga otoridad. Pero maraming nagsasabi na politika. Kaya mga kapatid, kapag ang isang pamumuno ay hindi galing sa isang tamang pamamaraan, hindi galing sa Diyos na pamamaraan, marami tayong buhay na masisira. Marami tayong buhay na kukuhanin sa iba dahil sa kagustuhan lang natin na makuha yung kapangyarihan na yon. At ang sabi ni David mga kapatid, hindi niya sinabi na ngayong hari na ako, I can be or I can have or I can live a good life. Sinabi niya Sister Cynthia, I have to behave wisely. Kahit kami mga kapatid, and I'll be honest with you, kahit kami na nandito na kami sa ganitong profession in law, hindi kami, Sisters Charmy, pwede magsabi na, ay, abogado na ako eh. I'll do everything. I can do anything, no? Lalo kang maging maingat. The higher position you go, the more careful you have to become. You cannot just be a leader and say, oh, ako na ngayon ang pinakamataas. So, you know, lahat kaya kong gawin. You have to be careful. Because after your term, alam mo lagi may term yan eh. Not only term in terms of how long, but lagi may katapusan ang lahat ng bagay. Hindi ka habang buhay na nakaupo. Hindi sinabi ni Haring David na ipapakita ko sa kanila kung gaano ko kaimportante. Sabi ni David, I have to behave. I will behave wisely. Maganda sa tao yung wise lang.
Tama lang. Hindi niya sinabi, parurusahan kong lahat ang aking mga kaaway at ipapakita ko sa kanila ang aking kapangyarihan. Sabi ni David, Sister Charmy, I will behave wisely. I will do the right thing. Ganon din tayo mga kapatid. Kahit ano pang mabot natin sa buhay, kahit umaman tayo, huwag mong sabihin na ganto ganyan, no. Pagka nagkapapel, magpapahuli ka ng mga walang papel, eh dati naman wala ka rin papel. Huwag. Hindi ganyan ang trabaho ng isang taong pinagpala ng Diyos. Ngayon, ngayon nga lang eh, papel pa nga lang eh. Pero ginagamit mo na yung konting kapangyarihan, kaunting papel na nakuha mo, gagamitin mo para apihin ang kapwa. Kayang babiin sa atin ng Diyos ang lahat ng bagay na kanyang ibinigay. He made all things. He did. He created all things. He can uncreate. Kumbaga, Sister Cynthia, He can do it and He can undo it. Alam mo sa computer, Sister Cynthia, di ba? Pag pinres mo do, tapos may arrow na kaganon. Pag pinres mo yung arrow na kaganon, undo. Ibig sabihin, pwede mong i-undo. Pwede mong ibalik yung dating nandoon na binura mo lang kanina. Pag inundo mo yon, babalik ka sa dati. Anything that God gave, He can take it back. Kaya we must be a good receiver. We must be a faithful steward or a steward ng Diyos. Sa lahat ng bagay, talent, treasure, time. Binigyan ka ng Panginoon ng time, gamitin mo ng maayos. Because kapag hindi mo yung ginamit ng maayos, it can be taken away from you. The treasure, the talent na hindi mo ginamit sa Panginoon, kayang kuhanin niya ng Panginoon. At si David, he always say, I will behave wisely. And for you to succeed in life, you have to understand that wise living is one of the secret of success. You have to be careful in every move. Kasi may mga taong hindi ginawa o ginawa, and that's the result of their failures. Ang sabi pa ni David dito mga kapatid, I will walk within my house with a perfect heart. At ito sinasabi ni Pastor Jay kanina, yung katuwiran na buhay ni David, yung conduct niya sa bahay, must be solid, must be rehearsed, must be practiced, must become a habit, so that when he come to the court, when he come to his chambers, when he sits on his throne, to his kingdom, to the palace, whatever he does at home, whoever he is at home, will become the replica, will become the same persona of what he becomes inside his palace. Yun ang standard, mga kapatid, ni David. Na kailangan niyang baguhin ang buhay niya, kailangan niyang itama ang kanyang mga ginagawa within his house, because whatever he does at home will become a reflection of him when he goes to the palace. Hindi pwedeng tama si Pastor Jay, hindi pwedeng basta mga ugali natin sa bahay, pero ang ganda ng ugali natin sa church. Hindi rin naman pwedeng vice versa na dragon ka sa church, magandang ugali mo sa bahay. A good Christian has to have that kind of consistency. Wherever you go, whoever you speak to, your character doesn't change. It maintains its position because that is who you are. Regardless of condition, regardless of place, regardless of time, regardless of who you speak to, you become who you are. At yun ang sinasabi ni David, mga kapatid. Ano pa pwede natin pag-aralan dito, mga kapatid ko, sa Psalms 101? My eyes shall be on the faithful of the land. I remember one story, Sister Cynthia, and this was a long story. I just heard it.
Because when President Ferdinand Marcos Sr. was looking for his chief of staff, he called, apparently, and this was, I heard this, because obviously I wasn't really that old enough to understand. But I heard that Ferdinand Marcos Sr. called two people. He called FBR, Fidel B. Ramos. Fidel, halika. Ano po yung presidente? Meron akong piso. Ano ang gagawin mo? Sabi daw ni Fidel Ramos, Sister Cynthia, Presidente, sa iyong 90, sa akin ang G's. Pangalawang tinawag niya, Sister Charmy, General Fabian Bear. Fabian, halika. Ano po yung presidente? May piso ako. Ano ang gagawin mo? Sister Cecil, sabi ni Fabian Bear, Presidente, tag-50 tayo. Kinuha niya si Fabian Bear. That's a story. But I just want to emphasize, mga kapatid, David was saying, my eyes shall be on the faithful of the land. Importante, mga kapatid. Of course, marami mga tao, Sister Cynthia, na pwedeng gumawa eh. David was looking for people who can deliver. In the land, in the whole kingdom, there will be a lot of people who can do the task. Marami mang kapatid na mga tao na who can get the job done. But it's not enough to have the job done, Sister Cynthia. You have to have the faithful to make, to do the job. May mga taong ganon. Magaling, but they lack faithfulness. They can deliver, but they lack faithfulness. It is one of the highest characters of a leader, of a businessman, of a recruiter, to find, mga kapatid, those people who are faithful. And I can only attest to the life of Joseph. When the Pharaoh was looking who could become the next in command in Egypt. Because Joseph made that interpretation of the king's dream. That 7 years of plenty and 7 years of famine. So the wise king said, who is the best man? Who is the best person for this job? He called all the magi, the intellects of the land. Nobody can point who is going to be able to manage the granary of Egypt. The king said to Joseph, nobody can do this job. You are able and you are also faithful and the hand of God is upon you. I want you to become the prime minister of Egypt. That has become one of the turning point of Joseph's life. That if you are able, if you are faithful to that trust, kapag ikaw ay napagkatiwalaan mga kapatid, napagkatiwalaan ka ng Panginoon sa iyong mga ginagawa, napagkatiwalaan ka ng Panginoon sa maliliit na bagay na pinapagawa sa iyo, whatever it is. You see, mga kapatid, I will tell you this, and this is based on my personal experience. Siguro nakikita nyo, Sister Cynthia, Sister Cecil, yung aking hierarchy, consultation kay Pastor Don. Kaya mga taga Maranata, swerte. Kasi pag nasa church, Pastor, ang gagawin ko, libre eh. Di ba? Pero from Mondays to Saturday, Sisters Charmy, pag ikaw ay nag-email sa akin, meron akong $24.95.
Amen. Sister Mirna, Sister Mirna. Meron akong $24.95 mga kapatid. Kapag ikaw ay nakipag-usap sa akin, $59.95 over the phone. Kapag nakipag-usap ka sa akin ng video, $99.95. If you meet me in person, Sister Cecil, £250 for 1 hour. Now, what's the relevance? Even if people pay me $24.95, Sister Cynthia, pwede kong sabihin na $24.95 lang binayad sa akin ito eh. I'm not gonna waste my time. $24.95 lang ang binayad mo eh. Ang haba-haba ng tanong mo eh. Naubos na yung 2-3 kong oras. No. I want to show the person that even he or she paid me $24.95, I will make sure solid ang sagot ko dyan. Hindi yung, yes, you can do this, no. Mahaba ang sagot ko. Talagang inaral ko yan. Talagang paninindigan ko yan. Mahaba. Ano ang point, Sister Marivic? Sister Marivic, kakakain mo lang. Kaya pala ganito ka eh. Hindi ko alam kung sumusubo ka pa dyan eh. Amen. Amen, mga kapatid. Patalastas lang. Ang sinasabi ko mga kapatid, Sister Cynthia, be trustworthy to the little, to the small stuff. Because if you are trustworthy, if the people who trust you know that you can do the job, you can bring the bacon, you can deliver, yung mga maliliit na yon, pagkakatiwalaan ka na yun. And most of the time, alam mo, Sister Charmy, kaya ang dami-dami kong client, kasi doon sa maliliit na yon, talagang pinupulido ko siya. Pinapakita ko na kahit $24.95 lang binayad mo sa akin, £25 lang yan, pero I will make sure, pagka binasa mo ang sulat ko, ay, magaling tong tao na to. Kita ko sa kanya. Pag nakipag-usap yan, ay, ang galing. Mahalaga mga kapatid na makakita ka ng taong marunong at tapat. Hindi lang yung marunong, pero sinungaling. Yun lang ganun, magaling. Magaling sa trabaho, pero unreliable. Diba? Magaling sa trabaho, pero madaya. But David knew that for him to become the greatest leader of the Israelite nation has ever had to the entire history, he has to be led and he has to have the team, the good people who can do the job, and the faithful of the land. My eye shall be on the faithful of the land. Naghanap si talagang si David ng mga taong tapat. Ganun ang gagawin niyo mga kapatid. Naghahanap ang Diyos ng mga taong tapat na maglilingkod sa Kanya. Hindi sapat sa Diyos na naglilingkod lang. Tapat ka ba? Or maglilingkod ka lang sa Diyos kapag pwede? Naglilingkod ka lang ba sa Diyos kapag okay ang schedule? Or paningit ang Diyos? Isinisingit ko nga ang church eh. Hindi. Hindi mo pwedeng isingit ang church, Sister Cynthia. Dahil ang sabi ng Panginoon, seek me first. Put God first in your life. And when you put God first in your life, God will put you first. Whatever you do to the kingdom of God has the same dynamics. Sabi ng Panginoon, kapag gumamit ka ng palakap, anumang gamitin mo sa karya ng Panginoon, gagamitin ko rin yan. Whenever you do this, I will do that. There's always parallelism. The mechanics of God's promises is always dependent on you. Whatever you do, kapag nagbigay ka ng isang basong tubig sa aking mga alagad, I will return it to you. Ibabalik sa iyo ng Panginoon ang siksik, liglig, tumapapa. Whatever you do, whatever you plant,
to the kingdom of God, dinodoble, siksik, liglig at umaapaw pa. Hindi pwedeng isang basong tubig lang din na ibibigay ng Panginoon sa iyo. Nagbigay ang bata ng dalawang isda at 5 biscuits. Hindi binigyan sa ng Panginoon ng, hindi lang ibinigay sa kanya ng Panginoon, Sister Cynthia, yung 2 isda at 5 biscuit lang. No. God multiplied the boy who had 2 fish and 5 biscuits, 5 cupcakes, was managed to able to feed the 15,000 people, and God blessed it, had 12 baskets left over. Lahat ng itinatanim mo sa Panginoon, time, treasure, talent, lahat yan, Sister Cynthia. Kaya yung ginagawa mo, Sister Cynthia, ang pagtugtog sa Panginoon, hindi nawawala ng kabuluhan sa Diyos. Yung ginagawa mo, Sister Maribig, na pag-akable, ikot ka, kita ko ang iyong mata, para kang may nagdi-deliryo ka na, hindi mo na alam kung saan ka pupunta, hindi mo alam kung anong gagawin mo, nag-feedback, hindi mo alam kung nasaan. Do you think that God doesn't see that? Sister Cynthia, nagbabayad ka ng ating Zoom, nagpapasakop, nagpapagamit, Sister Michelle, kitang-kita, Sister Arlie, lahat kayo mga nagpapagamit sa Panginoon. Lahat tayo. Kay Pastor Jay, kay ang ating mga pastoral staff, whatever you do, God sees it. And God counts it in your favor. Lahat yan ay inililista ng Panginoon. Kaya, ang inaahanap ng Panginoon, mga kapatid, ay yung mga taong tapat. Mga taong napapagkatiwalaan. Hindi yung, tama sabi ni Pastora kanina, hindi yung mga taong naghihintay lang ng bayad. Naghihintay ng bigay. Hindi ganon. Kasi pag ang tingin mo sa paglilingkod mo ay nakatingin ka sa kikitain mo sa kaharian ng Diyos, then you are in a wrong business. You are in a wrong church. Oo, sa Pilipinas, nagbabayad tayo ng ating mga manggagawa. Pero dito naman, ang hinihingi lang ng Panginoon sa iyo, ilang oras, pupunta ka rin lang naman sa church, konting aga lang. I remember what I think it's Abraham Lincoln who said that, don't ask what your country can do for you. Ask yourself what you can do, what you can bring back, what can you can give back to your country. In the same way, mga kapatid, yan din dapat ang tanong natin. Yan din dapat ang katanungan. Yan dapat ang mga filosofiya, ideology, pananaw ang isang Kristiyano. Hindi lang yung, ano kaya ang kikitain ko sa church? Ano kaya ang makukuha ko sa church? Ano kaya ang ano? Wala naman akong napapala dyan eh. Huwag mo isipin yung mapapala mo sa church. Ang itanong mo sa church, ang itanong mo sa sarili mo, ano ang mapapala ng Diyos sa'yo? Sa mga kabutihang ginawa ng Diyos sa atin, ang inahanap ng Panginoon, Sister Cynthia, yung mga taong tapat. If David was looking, if the Lord's eyes shall be on the faithful of the land, yung mga tapat sa lugar, tapat sa kanyang kaharian, ganun din ang Panginoon. God is also looking. God has the responsibility. God has the prerogative to find and to look on the faithful of the land. Is that you? Are you able to say that I am a faithful servant of God? Umalis silang lahat, mananatili ako sa kaharian ng Diyos. O yung pag umalis sila, sasama ako dahil ganito, ganyan. No, God doesn't look like that. God doesn't look to those people who are just going with the flow. Pag aatin ka, aatin ako. Pag wala ka, wala ako. Then, your faith is not yet fully developed. Because ang sabi ng Panginoon, Sister Christy, we are running this race individually. Not just collectively. Of course, fellowship is a good thing. Mahalaga ito, mga kapatid, ang pagsasama-sama, pagsasalo-salo sa pagkain ng salita ng Diyos. But are you in those numbers of faithful servants of the Lord? Nandoon ka ba sa mga tapat na lingkod ng Panginoon? Mapapagkatiwalaan ba tayo ng Diyos? Kaya kanina, Sister Christy, sama si Pastora eh. Sabi niya, mga kapatid, for the last 44 years,
44 years. We are stepping into the 44th year, mga kapatid. Rather, 43 years. Kasi 1980 tayo, October. Kaya kanina, talagang humanga ako sa buhay ng isang kapatid natin, si Sister Malu, Maria Luisa de Chavez. Mga kapatid, from the time of inception of the Maranata in October 1980, wala pa akong member, wala pa akong church song leader na nag-lead, na nag-take over kay Sister Malu. From 1980, Sister Maribica, up to now, Sister Malu pa rin siya. Yung anak niya, yung mga anak niya, yung asawa niya, naging manggagawa pa rin ng Panginoon. Tapat. Tapat. Yun ang hinahanap ng Panginoon, mga kapatid. Finish your race. Achieved. Hindi yung papalit-palit. Hindi yung magulong isip. Ayaw ng Panginoon ng papalit-palit. Pagulong-gulong. Palipat-lipat. Kahit naman lumipat ka, ganun din eh. Lilipat ka, tapos ano, simula uli, ganun uli. Lilipat uli, palipat-lipat. God is looking for the faithful people in the land. At gusto ko, mga kapatid, na kayo ay kasama ko doon sa katapatang yon. Gusto kong makarating tayo doon, Sister Maribic. Abutin natin ang eternity. At pag tinanong sa akin ng Panginoon, okay, Don, who are your faithful members? I can look direct to the eyes of God, and I can tell God that this person, Panginoon, itong taong to, tapat ito. Panginoon, itong taong ito, tapat ito. Panginoon, itong taong ito, hindi ako iniwan ito. Maging ganun tayo, mga kapatid. Because naghahanap ang Panginoon ng mga maglilingkod, may tapat na puso. Handang iwanan. Sabi ng Panginoon, Sister Maribic, ang sino man sa inyong nag-iwan ng bahay, asawa, mga anak, mga lupa, hayupa, ng alang-alang sa aking pangalan, gagantihin ko ang lahat ng inyong ginagawa ng ikasampu, ikasandaang ulit, sabi ng Panginoon. Kaya diyan kami sa mga ganyang salita, Sister Maribic, tumayo. Ang pamilya ko, Mom and Dad, Bishop and Pastora, we stood in that premise, in that ideology, in that paradigm. Ito ang pananaw namin, ito ang paniniwala natin, anak. Dito tayo tatayo. As for me and my house, we will serve the Lord. Ang daming gumaya niyan. Sa Lemery noong 1980, ang daming 1919, ang daming gusto gumagaya. Nagpapatay ng mga church, pero they never copied. Ilang buwan lang, isang taon lang, dalawang taon, demolish sila. Pero itong Maranata, kapatid, ang daming mga membro ng church na ito na talagang hanggang ngayon, mga kapatid, nagkauba na, namatay na ang iba, nasa Panginoon na, pero yung mga anak nila nananatili na nagpapagamit sa Panginoon. At gusto ko, mga kapatid, kasama ko kayo sa paglilingkod sa Panginoon, sa pananatili sa pananampalatayang ito, hanggang sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Hesus. Amen. Palakpakan natin ng Lord, mga kapatid, and God bless you. Back to you, Sister Cynthia. Amen. Maraming salamat po pang Pastor Don sa